Hey, hello po sa ating lahat. Ako po si Teacher Des. So ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo gumamit ng StreamYard. So paano nga ba natin gagamitin ng ating StreamYard? So punta tayo sa ating URL, type lang natin yung StreamYard.com. So dahil mag-uumpisa pa lamang kayo sa mga wala pa pong email, pwede tayong gumawa dito. So type lang natin ang ating email address. So, then get started. So, pag na-type nyo na yung inyong email address, then get started. Click mo lang yung get started. Once na-click ang get started, punta tayo sa ating email kung saan sinend natin. So, may lalagin ako dito. Then, sa inbox natin, ayan, nandito na pala tayo sa inbox natin. So, hanapin natin, nag-send si StreamYard login code. So, makikita nyo itong StreamYard login code. Click nyo lang. Then, may bibigay siyang code. So, yung code na yan, valid for 15 minutes lang. So, pag hindi mo siya nabuksan, after 15 minutes, another code ulit. So, ikiklik mo lamang. Then, mayroon siyang instruction na maglalagin ka sa FB group o sa FB account mo. Doon sa FB account mo, tatanong sa'yo kung saan mo gustong i-add. Ayan, nakakuha ka na ng code at nakapag-login ka na sa nakakuha ka na ng code para sa DepEd Gmail mo. So doon tayo mag-login na tayo. So mag-login ako, kaya so get login code. So yung get login code doon pa rin sa DepEd Gmail mo mapupunta. So, punta ka sa inbox, magsasend sila ng login code. So, yan. Hanapin natin. Yan. May login code siyang binigay. Siyempre. Okay. Type mo lang dito. Yan. Then, login lang tayo. So, invalid kasi na-expired na siya. So, kukuha uli tayo ng another code. Ayan, magla-login na tayo sa ating StreamYard. So, login mo lang yung email kung ano yung sinend mo. Ayan, get login. So, paano natin makukuha yung login? Login code natin or 6-digit code. So, punta tayo, syempre, magla-login tayo sa ating email kung saan yung ginamit natin para sa StreamYard. Ayan. Yun. Na valid ang ating password. Yan. Hintayin natin siya. Then, mapupunta siya sa ating inbox. Kunin natin sa ating inbox ang ating 6-digit code para sa StreamYard. Hintayin lang natin. Ayan. So, pumunta ako sa aking inbox. So, nakita ko, ito na, meron nang binigay sa akin na login code. So, 068675. So, punta tayo dun. 068675. Then, login. Yan, nag-login na tayo sa ating StreamYard. So, mapapansin nyo, ito yung lalabas. Yan, sa atin. So, pwede tayong mag-broadcast. Mag-create broadcast ka agad. Or kung gusto mo, destination ka muna. So, destination, piliin mo kung saan mo gusto. FB group, channel, YouTube channel. O pwede mo kung saan mo gustong makita ang iyong video, live broadcast video. So, add a destination. Kapag ikaw ay admin sa mga FB group, pwede mo na yan. So, ako yung mga admin, isa ako sa mga admin nito. So, kaya pwede kong mag-live streaming dyan. Kung gusto mo pa magdagdag ng iba pa sa YouTube channel, add ka lang ng destination. Then, kapag gusto mo mag-broadcast, yan. Create broadcast. So, once naki-create broadcast ka na, yan, kung gusto mo record lang, so, skip record only. So,
So, pwede yan. Kung gusto mo naman mag-live broadcast, pili ka lang doon sa group na gusto mo mag-live broadcast ka. Halimbawa yan, sa akin, sa mga grade 1. Then, title. Ano yung title ng live broadcast mo? Okay, live streaming. Live streaming. Ayan, live streaming. Then, kung gusto mo ano, say something about this, pwede din. Then, pwede mo siyang schedule for later or create broadcast. Yan, pag gusto mo na mag-live. Yan, you're entering a broadcast studio. So, up to 10 people can join broadcast. Ayan, let's check your camera and mic. So, titingnan muna natin kung gumagana. Dahil ginagamit ko yung camera para sa pagre-record, wala siya dito sa kanyang mic. Pero kapag wala na, magagamit mo siya. So, makikita mo dyan ang iyong muka, ang iyong mic. Umaandar itong mic working na to. Kung nakapansin nyo, may mic working dyan, magkakaroon ng green. So, yan. Gagana yan. Yan. Enter without mic and cam. So, pwede rin. Pero kung syempre, live yan, gusto mo, makita ka. Makikita mo dito yung mukha mo kung naka-connect na yung device. Dahil gamit ko nga sa akin, pagre-record, ngayon wala dito video. Pero kung ano, kung hindi mo ginagamit, makikita mo dyan ang iyong mukha. Then, yan. Pero pwede mo, makikita mo dito, click mo ito, add to stream, lalabas na dito ang iyong mukha. Then, kung gusto mo mag-share screen, click mo lang din yung share screen. Yung gusto mo ipakita, PowerPoint, or kahit anong docs. Then, pag okay ka na, click mo lang yung go live. So, then, pwede mo siyang i-record. Makikita mo yung link, nilalabas dito ang salitang link, click mo lang yung link. So, yun lang. Once na-clinic mo yung go live, makikita ka na nila. Naka-live ka na sa yung mga every group, every channel, o every page, o kaya group, YouTube channel. So, pwede mo na siyang gamitin. Yan, sana yung may natutunan kayo ngayon sa aking pag-share. Thank you!